Meron daw isang programa na ang pamagat Wow China. Mga kaibigan, na ini-air ngayon sa isang himpilan na himpilan ng gobyerno. Government station. Ibig sabihin, ang operation ng istasyon na yan ay pera ng gobyerno. At yan ay pera ng taong bayan. Oh, mga kaibigan, pero yung programa ay programa ng Incheck. Ang pinopromote ay yung in China. Mga kaibigan, bagay, walang makikinig dyan. Pero hindi yun ang pinag-uusapan dyan. Hindi lang yun. Alam nating pro-China ito. Ha? Anti-communist pero hindi anti-communist China. Oh, mga kaibigan. Ngayon, ano ibig sabihin nito? Bakit ninyo ginagamit ang pondo ng gobyerno, na pondo yan ng taong bayan, para mag-promote kayo? I-promote ninyo ang interest ng China gamit ang istasyon ng gobyerno. Anong katarantaduhan yan, mga kaibigan? Ang dami nga yung mga pipitsuging announcer ngayon eh, na nagsumputan eh. Ba't di nyo yun ang paglalagay nyo dyan? Ha? Alam nyo, sa totoo lang, ang laki ng perang nasasayang ng, matagal ko na sinasabi to eh, ng gobyerno sa pagpapatakbo ng radio station. Ang dami pang katiwalian dyan. Television station. Hindi naman effective, mga kaibigan. Halos mamalimos ng ano yan eh. Ng kuhan, ng following, mga kaibigan. Walang credibility. Ha? Okay na yan, sige. Kasi may mga empleyado na riyan. Under the Office of Presidential Communications Operations Office. Martin Andanar na naman ito. Itong si Martin Andanar, simula nung maupo ito, wala na ngang naitulong at wala nang nagawang matino para sa administrasyon ni Presidente Duterte. Puro kalokohan pa mga pinagagawa nito. Eh kung sa bagay, pasalamat kayo. Kasi, grap yan ah. Hindi ba maliwanag na yan eh. Paglabag sa anti-graplo yan. Sipin mo, ang operation ng radyo ng gobyerno ay ginagastusan ng gobyerno. Therefore, pera yan ng taong bayan ang ginagastos dyan. Bakit kayo naglalagay ng programang nagpo-promote sa Incheck? Ha? Sa China? Alam ba ninyo nung araw, kami ni Kauding Bartolome, nandun pa kami sa DWBC. Eh, kaming laging magkasama niyan eh. Maghapon eh. Ha? Oh. Eh, ito'y panahon na ba ni Ramos ito? Panahon ni Cory? Hindi ko matandaan eh. Ha? Eh, nagkakapi kami dyan. May madalas kaming nakakakapihan na pinakakapi kami sa McDonald's. Eh, mura lang naman kapi ron. Doon kasi marami nagkukwentuhan doon eh. Doon kami natambay ni Kauding eh. Oh. Eh, lumapit sa amin yan.
Eh, sabi niya, alam niyo yung programa niyong dalawa. Andam, inchik ito ah. Pero Filipino-Chinese, hindi yung mainland. Ah. Halang, inchik ang ano pa rin niya. Ang pangalan nito, Crispin eh. Oh. Ito, may programa rin sa radyo. Sa ibang istasyon ng radyo. Eh, alam niyo ba, sabi niya, kayong dalawa, kilalang kilala kayo sa Binondo. Ba, bakit? Ang dahi nakikinig sa inyo ron eh. At saka ako, Anya, sabi niya, sa programa ko, kung ano yung binabanggit niyo sa programa niyo, yun ang sinasabi ko dun sa programa ko eh. Sabi niyo yung check, commentator na yung check, si Mang Crispin. Eh, madalas naming nakakakwentuhan yan. Oh, tsaka gustong-gusto niya pag nagkukwento si Kauding eh. Ha? Kasi si Kauding pag bumangka yan, matatawa ka eh. Tsaka hahanga ka, ang gaganda ng sinasabi, ng komentaryo. Oh, mga kaibigan. Eh, napapanganga siya, kaya napipilitan siya magpakape. Gusto niya mapakinggan eh. Live eh. Oh, ngayon, isang araw, gusto niya raw lumipat ng istasyon at gusto niya mapabilang doon sa grupo namin doon, kami ni Kauding. Oh, kausapin mo, Anya, yung may-ari. Samahan niyo ako. Oh, sige, hindi sumama ka. Pinakain pa kami. Oh, pagkatapos, pagdating doon sa impilan, andun si... Ang bait ng mga may-ari nun eh. Ay, kaya lang, pumanaw na eh. Parang ko na rin mga magulang yun dahil napakabait sa akin nun. Yung mag-asawang Hudrial. Si Kabeni Hudrial. At saka si... Ano ho? Si yung kanya may bahay. Pati yung anak, si Benji, kaibigan ko yan. Eh ngayon, di sinama namin doon. Pagdating doon, sabi ni Kauding, eh, samamuhan niya yung duki, misis. Kasi nagpapatakbo yung si Mrs. Rubeno. Yung si Miss Delia, Mrs. Delia Rubeno, alam niyo ba yun? Yun ang unang naging amo ni Noli De Castro. Yung programa nun sa radyo, yung mga parang Kitcha Deli, yung mga may sumusulat sa kanya, ang dami sumusulat doon, ha? Mga preso, oh. Sumusulat pa, oh. Ang dami. Ang nagbabasa ng sulat, si Noli De Castro. Mga kaibigan. Adi, sabi ni Kauding sa akin, ikaw na ang magsama dyan kay Mrs. Naiwan siya rin sa sala. Eh, ako pumasok, sinamahan ko. Oh, sabi, ano ba ang ano, sadya mo? Sabi sa akin gano'n. Eto, may pinasama ni Kauding. Umapo kayo. Sabi gano'n. Di kinausap. Kinausap ni, ano, sabi, eh, gusto ko bumili. Gusto raw kasing, ano, kumuha ng programa. Bibili siya ng programa. Anong programa yan? Sabi ni, eh, malumanay magsalita yun eh, si Mrs. eh. Anong programa yan? Eh, sabi, ano eh, Chinese. Sabi ni Mrs. Rodrial, ay naku, ayoko, hindi kami kumukuha ng inchik dito. Ayaw namin ng inchik. Natawa ako na upend yung ano. Eh, bali ba si Kauding, nung paglabas namin ng opisina, sabi ni Kauding, oh, Percy, ano sabi? Eh, hindi ko na mapigilan yung tawa ko. Sabi ko, ayaw na ng inchik eh. Kahit saka ako bumalaras ng tawa. Medyo napahiya si Kauding doon sa, ano, sa inchik. May isipin mo, pinakain pa kami yung inchik. Eh, pero, bilib ako. Mabait naman yung si Crispin sa amin. Wala namang masamang tinapay. Ha? Pero, umanga ako doon kay Mrs. Rubeno eh.
Sipin mo talaga nanirindigan, ayaw naging chick. Eh tapos pinopromote nyo China. Madamuho kayo. Pera ng gobyerno, pera ng taong bayan, ipopromote nyo in chick. Sabi nga ng isang mamamahayag, mga kaibigan, kinuwenta niya yung edad eh, ng mga bayani natin. Hahanapin ko lang siya, ha? Ang babata ng mga bayani natin, mga kaibigan, na ang kanilang mga panahon sa kabila ng kanilang kabataan, mga kaibigan, ay naging abala sila para sa pagtatanggol at pakikipaglaban para sa bayan. Ito mga ito eh. Mga kaibigan, yung mga ngayon, yung mga troll, ako, anak ng... Yung mga anak ng... Eh ano ho, eh, mga kaibigan eh, ang pinagkakabalaan kung paano, ha? Susuportahan yung mali, yun. Ito nakalagay, si Emilio Jacinto po, bayani, namatay sa edad na 23. Sipin niya, pinagtanggol nila, ipinakipaglaban nila ang kalayaan ng bayan, ng ating bansa at ng ating mamamayan. Emilio Jacinto namatay sa edad na 23. Si Del Pilar, mga kaibigan, ang edad nung namatay, 24 anyos. Si Antonio Luna, 33. Si Jose Rizal, 35. At ang kanilang kabataan ay nagugol sa pakikipaglaban para sa ating bansa. Habang ang mga kabataan ngayon ay nakikipaglaban para sa China. At by the way, speaking of China. Mga kaibigan, merong offer si Presidente Duterte na pabuya para sa sino mang makapagtuturo na kinaroroonan daw ng mga komunistang MPA. Malimba, alam mo rin, natutulog. Ba, 2 million yata bawat ulo. Ngayon, mga kaibigan, yun daw mga, ano raw yan, mga commander, yan. Paano yung, Supremo? Di ba kasama yun? Dapat kasama Supremo. Pag sinabi mong komunista yan, natotoo namang mga komunista yan, hindi lang komunista, kawatista pa. Pag sinabi natin, dapat kasama China. Di ba? Ipatuturo pala natin yung mga kuan eh. O papapatay pala natin yung mga leader ng komunista eh. Dapat yung pinanggagalingan, mismong China, di ba komunista China? Ba't hindi kasama yun? Sana dapat sa makapagtuturo ng mga komunista, lalo na yung pinaghuhugutan at pinanggagalingan ng ideolohiyang yan, ng komunismong China, komunistan China, ituro nyo may bayad, may pabuya,
kasama niyo yun. Hindi ba? O kaya, kung hindi niyo pala isasama yun, dapat niliwanag. Sinabi niyo, local communist. I-imported, hindi. Ay, nako, mga kaibigan. Sipin ninyo, ha? Ang babata ng mga kwan, ano? Ng mga bayani natin, ng mga matay. Para sa ating inang bayan. Pero ngayon, ano? Wow! China! Ayan po, ha? Wow, China! Alagay ko, kung ako, masusunod. Eh, pag-resignin na natin lahat ng military, tsaka ng police. Ang gawin na nating police at tsaka militar, mga inchik na. Kasi pag inchik, di nahuhuli. Pagka inchik, kahit na tinitiktikan ng bansa natin, nalalagay sa panganib ang seguridad ng ating bansa, hindi sila inuhuli ng Armed Forces of the Philippines. Hindi ho ba? Hi, Kai Taffer Silapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kaperse Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ito naman ang sinasabi ko, at tingnan ninyong katwiran nito. Ito mga nag-aral to, ha? Abogadong naturingan, ha? Sabi niya, anong tawag nito? Sana ba yun? Teka. Sabi ni... Kanina nga, nanonood ako ng TV. Pagbukas ko, ang gulat ko eh, akala ko nabuhay si Ike Lozada eh. Ha? Hindi pala si Ike Lozada yung napapanood ko. Si Harry Roque pala yun, mga kaibigan. Ngayon, ito sabi niya, yun daw mga batikos, kritisismo, laban sa radyo na pinatatakbo ng gobyerno na nagsasahing papawid ng programang nagtataguyod sa kultura ng mga inchik, ha? At kasaysayan. Yan daw eh, bahagi. Ito ah. Bahagi raw yan ng freedom of expression. Unggoy. Ha? Yobab. Mga kaibigan, binababoy mo naman eh. Yung press freedom eh. Ang layo nung sinasabi mo sa press freedom. Yan ang walang kaugnayan sa press freedom. Ha? Unang-una, wala silang freedom na gamitin ang resources ng gobyerno para mag-promote ng kanilang kultura. Yun ang tunay doon. Hindi press freedom issue ito. Ito'y corrupt. Grap yan eh. At ito'y treason. Ha? Pagtataksil ito sa bayan. Hindi ito usapin ng kalayaan sa pamamahayag at pagsasalita, Harry Roque. Kung hindi, yan ay issue na may kaugnayan sa grap. May kaugnayan sa kataksilan laban sa mamamayan. Ha? Sapagkat nagsasalita sila gamit ang resources at facilities
ng gobyerno na pinoponduhan ng taong bayan. E palibasa, binabaluktot yung katotohanan. Gustong palusutin eh. Gustong i-justify yung mali. Ha? Hindi mo ma-justify yan ang press freedom. Hindi ka ba naiiya sa pinagsasabi mo? Nakapanginginig ka ng laman ha. Nakakapanginig ka ng taba.